Diyan po dumaan palabas ng Intramuros po si Dr. Jose Rizal sa kanyang final walk papunta sa Luneta de Bagumbayan na Luneta Park na ngayon. Naglalakad po ako sa Bonifacio Drive. Dito po naglakad si Jose Rizal. Dito sa facility na ito sa Fort Santiago na bilanggo si Jose Rizal mula 3 ng Nobyembre hanggang 29 ng Disyembre 1896 sa kasong rebelyon. Sa silid na ito inilipat si Rizal bago siya naglakad papuntang Bagumbayan at dito din sinasabing pinakasalan niya si Josephine Brackett. Ayon sa mga tala, ganap na 6:30 ng umaga nagsimulang maglakad si Jose Rizal papunta sa Bagumbayan noong 30 ng Disyembre 1896. Nandito tayo sa labas ng Fort Santiago. Alin man dito sa mga lagusan na to, maaaring dyan dumaan si Jose Rizal palabas ng Fort Santiago sa kanyang final walk noong umaga ng December 30, 1896 papunta sa Luneta de Bagumbayan o Luneta Park na ngayon upang barilin. So maaaring dito siya dumaan. Posible na yung prosesyon ng final walk ni Dr. Jose Rizal na pinapangunahan niya siyempre kasama ang kanyang lawyer, dalawang pari at 4 na sundalo ay maaaring dito nagdaan galing Fort Santiago dire-diretso dyan. Yan. So maaaring galing ng Fort Santiago ay dito dumaan yung prosesyon dumiretso doon sa may Postigo Gate, kumanan doon papalabas ng Intramuros at dumaan sa gilid na Bonifacio Drive na po ngayon, tabi na po ng Manila Bay yun. Dire-diretso na yun sa Luneta kung saan siya pinarito. Ito po ang Postigo del Palacio na tinatawag ding Puerta Postigo del Gobernador noong panahon ng Kastila. Nasa likod po ito ng Palacio del Gobernador. Diyan po dumaan si Jose Rizal sa kanyang final walk papunta sa Luneta de Bagumbayan na Luneta Park na ngayon noong December 30, 1896 nung siya po ay binaril. So ito na po yung Bonifacio Drive kung saan naglakad ang prosesyon ni Rizal papunta sa Luneta de Bagumbayan. Tabi na po ito ng Manila Bay, hindi na natin makita ngayon yung dagat kasi napakarami ng mga building. Sa pagkakaalam ko, pier na yan. No? So dagat na ito at sa unahan ito ay Luneta na po. Hindi po ako nagkakamali, yan po yung Postigo Gate kung saan siya lumabas. No? Galing Intramuros, papunta rito sa Bonifacio Drive. So ito po ang Bonifacio Drive, papunta po ito sa Luneta. Ito po naglakad si Jose Rizal noong umaga ng December 30, papunta sa Luneta de Bagumbayan, Luneta Park na ngayon, kung saan siya na-execute. Patawid na tayo ng Luneta, ito ay Padre Burgos na. Yan, Padre Burgos na po yan, papunta na yan ng National Museum of Fine Arts. At sa tapat ay Luneta Park na po. Andiyan tayo galing kanina. Ito po ang site kung saan na-execute si Dr. Jose Rizal noong eksaktong 7:03 ng umaga ng December 30, 1896. Nagsimula po siyang maglakad mula Fort Santiago ng 6:30 ng umaga at nakarating siya rito ng 7:00. Pagdating dito ay chinek yung kanyang pulso
at normal po ito. Walang katakot-takot, walang kakabakaba sa kanyang damdamin, sa kanyang puso. Hiniling niya na sana ay nakaharap siya sa kanyang mga executioners dahil sabi niya hindi naman siya guilty, hindi naman siya taksil, pero hindi siya pinagbigyan. Although hindi na siya pinaluhod, kaya hiniling na lang niya na i-spare na lang yung kanyang ulo, na huwag siyang barilin sa ulo, kundi sa may bandang likod na lang sa tapat ng puso niya. At noong naramdaman niya na tumama yung bala sa kanyang katawan, ay pilit niyang ipinihit yung kanyang katawan. Siguro ginamit niya yung puwersa ng bala na tumama sa kanyang katawan upang makaharap siya sa kanyang mga executioners at natumba siya na nakaharap sa langit. Namatay siya ng may dignidad. Mga huling eksena sa kanyang buhay bago siya naglakad mula Fort Santiago papunta rito sa Bagong Bayan sa Luneta. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga huling araw, mga huling oras sa buhay ni Dr. Jose Rizal, bisitahin po ito. Ang kanyang mga labi ay dinala sa San Juan de Dios Hospital at galing doon siya ay inilibing ng palihim sa Paco Cemetery. Hinanap ng kanyang kapatid na si Narcisa ang lugar kung saan siya inilibing. At nang makita niya ito ay hiniling niya sa mga gwardiya na lagyan ng marble plaque na may initial ni Rizal in reverse. Noong August 17, 1898, hinukay nila Narcisa ang libingan ni Jose Rizal sa Paco Cemetery. At ayon sa ilang mga ulat, dinala muna ito sa bahay ni Don Higino Francisco dyan sa Masangkay Street. Nilinis ito, hinugasan, saka dinala sa bahay ni Narcisa. Yun nga lang, wala akong makita na address ng bahay ni Narcisa dito sa Binondo. Pupwede yung dyan sa Straude, sabi ng bahay Chinoy, bahay daw ni Rizal yun, yung bahay dyan sa Straude Street, na mahigit 200 years old na yung edad ng bahay. Noong December 29, 1912 po, ay inilipat ang urn na kinalalagyan ng mga labi ni Rizal mula doon sa Straude Street, Banderon. Yan po ang Straude Street na kung saan nanggaling yung mga labi ni Dr. Jose Rizal nung inilipat siya mula dito sa kalye na to papunta sa Ayuntamiento de Manila noong December 29, 1912. At dinala sa Marble Hall ng Ayuntamiento de Manila, ang prosesyon ay pinapangunahan ng mga mason ng Knights of Rizal. So, malaki ang posibilidad na dumaan sa harap mismo ng Simbahan ng Binondo yung prosesyon na nagdadala ng mga labi ni Rizal, na natili ng overnight yung mga labi ni Rizal sa Ayuntamiento de Manila bago siya inilagak sa kanyang final resting place sa ilalim mismo ng monumento ni Rizal. Ang pagpapakabayani po ni Jose Rizal ay hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang kanya pong kapayanihan ay dahil sa kanyang buhay, sa kanyang mga ginawa at sinulat, at sa kanyang mga magagandang halimbawa.